Yung neurologist, kailangan bang magpa-check up sa neurologist? Well, ang sagot ko dyan, depende sa simptomas mo. No? Kung ang simptomas mo, particular, ay problema sa ulo or sa utak, kailangan ka magpakonsulta sa neurologist. Mm. Gaya ng mga tanong kanina, kung ang problema mo ay headache, kung ang problema mo ay senyales ng stroke, or may problema ka sa memory, ito ang mga common na mga sakit na tinitingnan namin mga neurologists. But this is not like, kumbaga, pa-check up sa dentista. Bata ka pa lang, alam mo that at a certain point, kailangan magpakita ka man lang sa dentista. Is there any wisdom to having a preventive consultation with the neurologist? Actually, sa bansa natin, wala pa. No? Ang karamihan na nakakakita ng mga ganyang klase na preventive medicine ay yung mga first-liners natin sa ospital, like yung mga internal medicine, family medicine. Pero sa aming specialista, hindi pa kami talaga into preventive neurology. Pero nga, kung ikaw talaga may strong family history na mga kondisyong nabanggit natin kanina, might as well, no? Kung meron ka naman time at meron kang oras, you can go to a neurologist para lang ma-screen kung sino sa inyo, sa pamilya nyo, ang merong high risk to develop neurologic conditions. Sa lahat na napag-usapan natin, aneurysm. Kung may aneurysm sa pamilya namin, kung may Alzheimer's, kung may dementia, kung na-stroke yung tito ko o yung tita ko, ibig sabihin ba niyan na, anako, lahat ba ito is connected to genetics and to family, ano? Tama ka dyan, Robby. No? Talagang itong mga sakit na nabanggit mo, meron yan tinatawag na familial cause. No? Kapag meron kayo sa lahi, lalo na strong, yung mami mo, yung daddy mo, malaki ang chance na any of you, the siblings, na magkakaroon din. No? Although hindi ganun kataas, pero pag tiningnan mo sa literature, talagang malaking chance na merong isa sa inyo baka makuha yung tinatawag na sakit na to, like aneurysm, Alzheimer's, Parkinson's, and so on. So pagka sinabi niyo family history, kahit isa lang nakamag-anak ko, that counts as family history. Pagka sinabi ng doktor, may family history ba kayo ng stroke? I only need to think of one and I have to answer yes. Well, tinitingnan namin yan sa family tree. No? How close ka dun sa kalahi na yon na meron. No? Hmm. Pag medyo malayo na, yung chances talagang very slim. Hmm. But sabi ko nga, kung talagang nasa direct bloodline mo, parents mo, grandparents mo, mas malaking chance na you can have it even less than 10% of the time.